on. Good morning, guys. Ako, ano na bang makikita natin dyan? Unang hirit. Meron bang ganito? Ganito, may ganyan. Guys, alam mo sasabi ko lang sa inyo ay, rawr, I love what you're wearing. Anyway, good morning to the beautiful people of the Philippines and the whole world. Nanonood, syempre na unang hirit ngayon. Live na live tayo ngayon dito sa Zookopia Fun Zoo sa Clark, Pampanga. At dito natin makikita ang napakadaming cute na cute na animals na pwede nyo makipag-interact. Kaya nga perfect place to para sa field trip kasama ninyong pamilya and friends. Now, first up, poing! Philippines Pride. Now, kaya sinabi itong Philippines Pride dahil makikita dito, matatagpuan ang mga iba't ibang klaseng hayop na endemic lang dito sa Pilipinas. Pag sinabi natin endemic, dito lang matatagpuan sa Pilipinas. Unahin na muna natin, ba't may ahas dyan? Hindi ahas yan. Ang una talaga dapat ay Philippine Squirrel. Pero ang ahas dito makikita mo, na paligoy-ligoy lang, swabe lang. Pero talagang i-feature natin ay ang Philippine Squirrel. Punta tayo doon, Mr. Cameraman. Philippine Squirrel, isa siyang, classified siya under the rodent species. And then, lumalaki siya hanggang 9 inches. Kumakain siya ng mga agricultural products katulad ng corn, pati, kamote. Next up, Philippine Porcupine. Nabangga ang ating cameraman. Ang Philippine Porcupine, tinatawag ako dati ng Philippine Porcupine dahil sa buhok ko. Spiky. Well, syempre, they're known for their spiky skin para sa kanilang defense mechanism. Yan. Kaya rin pag may lalapit, biglang tsuk, titigas kagad yan. Alright? Yan. Alam niyo ba mga kapuso, itong mga Philippine porcupine, naging peste dati yan dahil tinatay sila ng mga magsaka before dahil kinakain nila yung mga ani. Pero ngayon, I think they're back in the game. Okay, now, punta naman tayo ngayon sa Bearcat. Yan, punta tayo sa Bearcat. Uy, yan oh. Ang Bearcat ay tinatawag na arboreal species. Pag sinabi mo arboreal, medyo parati silang nasa ibabaw ng puno. Doon sila parang nakatambay. Doon sila nag-hangout. pag-aamuin mo nga. Actually, yan, pwede mo pang hawakan, no? See? At pinapakain nila ngayon ng saging. 20 pesos lang. Pwede na kayo magpakain ng mga hayop dito. The best yan dito. Okay, punta naman tayo sa Philippine Long-Tailed Macaque. Ito yung mga unggoy na they're known for their really long tails na umabot ang 50 to 60 centimeters. Katulad na sinabi ko, for 20 pesos dito sa Zookopia, pwede kayong bumili ng saging at pwede nyo pakainin sa mga unggoy, sa bear. Katulad ni Arnar na nagbibenta ng saging. Arnar, kamusta? Alam mo, nagpunta ako doon sa may psychology. So, bone and skin museum. Okay. Naku, mag-i-enjoy mga bata doon sa mga preserve ng hayop. Preserved na animals. Maraming okay. Preserved na animals doon. Katulad ng yung mga batang hayop, mga bird's egg. At may mga skeleton din tulad ng ostrich, caramel at tigre. For additional 50 pesos lang ha. Oh. Makakapag-explore ka na doon. Parang ako. Wow! Alam ba ang similarity nyo? Yun, mga stuffed animals. Ikaw, stuffed doll. Now, sa aming pagbabalik, minibuti naman namin ang tinatawag nilang The Barn. Now, The Barn, makikita nyo yung mga, yun yung interactive animals. Pwede rin kayo magpakain. Pwede nyo i-pet yung mga sheep, goat, alpaka. Marami. Pwede mong klaseng hayop. Miniature horse. Oh, that's going to be so much fun. Pwede kang sumakay dun. Anyway, more fun dito sa Zookopia Fun Zoo sa Clark, Pampanga. Balik muna tayo sa studio. Ito yung mga bata, syempre mahilig sila. Lipat naman tayo sa mga kids. Naku, matatamis na pagkain. Kaya na umubos ang ngipin. Ang mga sugar. Napatulad ng crinkles, isang klase ng pastry na gawa sa chocolate na binubudwara ng powdered sugar sa ibang. Paborito yan ang anak ko panganay. Nako, kaya dapat mag-uwi dyan yung nandiyan dyan. Ang paggawa ng masarap na crinkles na pwedeng-pwedeng gawin pang negosyo ating makikita sa tinambayan ngayon ni Monica. Hi, good morning, Mons! Pasalubong!
Monica! Good morning din sa ating mga kapuso. Pasalubong, sige mamaya. Hihingi ako ng pasalubong for you guys. Ayan, tama yung sinabi niya na bagay na bagay talaga itong baon nga ng mga kids sa school. And actually, kahit hindi mga kids, kahit yung mga sobrang hilig sa matatamis tulad ni Miss Lynn, alam natin yan. Ayan, bagay na bagay sa kanila dahil nandito nga tayo ngayon sa paggawaan ng Choco Crinkles dito po yan sa Moonwalk Las Piñas. Pero syempre, bago yung favorite part natin na kainan, eh papakita namin sa inyo mga kapuso kung paano nga ba ginagawa ito. Okay, so nagsisimula po lahat syempre sa pag-mix ng mga main ingredients nito. At yan nga yung, of course, yung flour. Hindi pwedeng mawala ang flour dyan. Ang lard, vanilla, at yung mga secret ingredients pa nila. At syempre, bilang Choco Crinkles nga ito, hindi pwedeng mawala dyan ang cocoa powder. Now, imimix po nila yan hanggang sa maging very thick yung mixture kasi after niya nga mixing part, syempre, gagawin na nila yung next process, which is yung molding. Now, dito sa molding po, tulad ng ginagawa dito sa akin ni Kod, sabi nila, nagsisimula yan doon sa tinatawag nilang pagbabaston o yung parang pagmamasa into thin na lines ng mga mixtures nga. Tapos saka nila ito hahatiin into small pieces at bibilugin na nga nila at ganyan na po ang magiging itsura niya. Now, kapag ganito na po itsura niya mga kapuso, ready na siya for the next process. Ito po yung tinatawag naman nila na coating. So dito sa coating, itong mga parang brownish crinkles natin, lalagyan po nila nung tinatawag nila na powder white sugar. Ito po yung parang added texture and flavor dun sa ating Choco Crinkles. Plus, ito rin yung parang ingredient nila para hindi siya magdikit-dikit kapag nilagay siya doon sa ating susunod na process, which is the baking. Now, dito sa baking po, mga kapuso, usually, it takes about 5 minutes daw para matapos o yung ma-bake yung ating mga Choco Crinkles. Pero depende pa rin daw sa panahon kasi kapag medyo malamig, medyo mas nagtatagal siya. Pero usually, mga 5 minutes, okay na po yan. At kapag na-bake na siya, syempre, medyo ipapakool pa nila yan para daw hindi ito agad masira, mga 1 hour aabutin. And after that, pwede na siya. Siyempre, ipack tulad itong ginagawa nila ate. So, ayan, pinilalagay nila sa mga plastic containers, which is very ideal nga daw sa pag-store ng ating mga Choco Crinkles. And sabi nila, yung mga ganito na mga Choco Crinkles, nagtatagal daw yan up to 1 month. So, mga 1 month na pwedeng nasa bahay yan, pwedeng baunin ng mga bagets, hindi po yan masisira. Okay, so ayan, ganyan na po yung mabibili natin sa mga market natin. And bukod po sa mga Choco Crinkles, alam nyo ba mga kapuso na meron din palang iba't ibang flavors pa ng crinkles na mabibili. At actually, ginagawa dito. So ayan, nakikita natin iba't ibang colors. Mukhang masarap. Anyway, yan po ang ibibida natin mamaya sa pagbabalik natin. Dito pa rin po sa paggawaan ng crinkles. Dito po yan sa Moonwalk Las Piñas. Magbabalik po ang walang hili. Tuloy ang update tuwing alas 6 ng gabi. Hindi na tayo